Alam niyo ba na, no, hindi tayo tinitingnan ng Diyos in the physical? God is not attracted to us in the physical. Sa atin, na-attract tayo sa physicality ng isang tao. Wow, ang tangkad. Wow, ang ganda. Wow, ang puti. Wow, ang kinis. Wow, ang ganda ng katawan. So we are attracted in the physical. But the Lord never ever attracted in the physical. Because He is a spirit, therefore, He is looking at you in the spirit. And the very reason why God loves us so much, the very reason why God is so much attracted to us, so much in love with you. Alam niyo ba yon? Alam niyo ba na God is so much in love with you? Now, if you gonna look at the mirror, tingnan mo yung sarili mo, ano ang kinainlaban ng Lord sa'yo? Marami ba laman ng bank account mo? Kasi maraming mga tao na in love kasi maraming pera. Na in love ba si Lord sa iyo kasi wow, brand new ang sasakyan mo. 'Di ba? Four wheels man, four wheels. May four wheels ako, man. Kaya maraming manasunod sa akin. Well, that is the basis of man. Pero ang Diyos may na in love sa iyo because of those things, dahil bago damit mo, branded damit mo, or matalino ka sa school, marami kang medalya, o di kaya mataas ang kita mo, malaki sweldo mo. Is that the reason why God in love with you? Of course not. Ani ng Diyos ang pera mo? Ay, ang sabi ng Biblia, doon sa langit, ang kalsada ron, ginto. So, ibig sabihin, yung pong pinakamahalaga dito sa lupa, yung pinapahalagahan ng tao dito sa lupa, ay very least in heaven. Inaapakan lang doon. Eh dito, inilalagay sa ano? Bolt. Nilalagay sa ginugwardyahan pa. Diba? So what is the reason why God in love with you? Because He sees the beauty of Jesus in you. That is the reason. Nakikita niya ang kanyang anak sa iyo. At walang ibang kinalulugdan ng Diyos kundi ang kanyang anak. Di ba nung nagbukas ang langit para kay Jesus, ano pong sabi ng tinig? This is my son, sabi niya. Ano ba sabi niya? This is my son in whom I am well pleased. Yun ba sabi? No. Ang sabi niya, this is my beloved son in whom I am well pleased. Beloved. At ang sabi po ng Ephesians 1:16 or 1:6, when we were with Christ, kung tayo nung tayo po ay nakibag-isa kay Kristo, tayo po ay accepted in the beloved. Tayo po ay tinanggap sa kanyang beloved. Yung pong accepted is highly favored. Karito o. Ibig sabihin, nung ikaw ay nagdesisyong tanggapin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas, ikaw ngayon ay dinala sa kanyang beloved, and that is the reason why God beloved you. Hallelujah. And the word beloved is more than the explanation of men in words. Actually, walang salita na po pwedeng magpaliwanag kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya po, ang Diyos ay nalulugod sa iyo because He sees Jesus in you. Glory to God. At dapat makita mo rin yun sa katabi mo. Sabi mo nga sa katabi mo, I see Jesus in you. Amen? Wow. Glory to God. Kaya, again, we can come boldly into the presence of God, into the throne of God, because God is so pleased with you. Tuwan-tuwa ang Diyos sa iyo. Kaya nga po ano eh, kung gaano ka laki yung longing mo na makasama ang Diyos palagi o makapellowship ang Diyos palagi, much more ang Diyos sa iyo. Kaya nga binigyan niya kanyang bugtong na anak para nang siya ganun eh, ano eh. Wala nang makakahadlang pa ang fellowshiping ninyo. At ang dahilan po kung bakit po tayo ipinanganak sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo ay para nang sa ganon, hindi na tayo mapawalay pa sa Kanya. Kita niyo yung longing the Lord sa atin?
Ayaw niyang mapawalay ka sa kanya. Ganyan ka niya pinapahalagahan.